Halos buong mundo ang nakatutok ngayon sa paghahanap sa mga natabunan ng mga gusaling pinaguho ng magnitude 7.9 na lindol sa Turkey at Syria. Kabilang sa mga patuloy na nasasagip, mga bata. Kahit ang Pilipinas, magpapadala na ng mga doktor, sundalo at iba pang tauhan para sumaklolo. Ang PAGASA, huwag nang madagdagan pa ang bilang ng batay na sa ngayon ay umabot na sa higit 10,000. Ang ilan sa mga nakaaantig na tagpuroon. Panoorin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Maingat na inalis ng mga rescuer ang debris at dahan-dahang kinuha ang batang naipit sa gumuhong gusali sa Afrin, Syria. Sa Jandaris naman, bakas sa mukha ng batang si Nur, ang takot habang marahan siyang kinakausap ng mga rescuer na tumulong sa kanya. Allahu Akbar. Masyaallah. Isa rin sa mga nasagip sa Jandaris ang kapapanganak lang na sanggol na agad dinala sa ospital sa Afrin. Siya ang nag-iisang nakaligtas sa kanyang pamilya kasunod ng pagtama ng lindol. Ilan sila sa libo-libong residenteng nasugatan sa Syria matapos ang pagtama ng malalakas na lindol doon at sa Turkey simula Lunes. Ayon sa state media ng Syria, lagpas 2,000 na ang nasawi dahil sa epekto ng lindol. Patuloy rin ang search and retrieval operation sa iba't ibang lugar sa Syria. Sa gitna ng unos, kapit-bisig ang mga residente, mga volunteer at mga otoridad sa paghahanap at pagsagip sa mga natrap sa debris. Sa Turkey, kung saan naitala ang epicenter ng 2 malalakas na lindol, hindi tumitigil ang mga rescuer sa paghahanap sa mga nawawalang residente sa gitna ng dilim. Sa kabuuan, mahigit 8,000 na ang naitalang patay dahil sa pagtama ng lindol at pinangangambahang tumaas pa habang patuloy ang mga operasyon. Ang ilang Pilipino naman doon nangangalap ng mga donasyon base sa kailangan ng mga nakausap nila sa mga evacuation center. Nagko-collect kami ng mga used clothes or winter clothes. Ang hinihiling nila is yung mga pagkain na madaling iluto. Para sa mga gustong magpahatid ng donasyon, maaari makipag-ugnayan sa grupo sa kanilang Facebook page. Magpapadala rin ang ating gobyerno ng tutulong sa paghahanap ng mga nawawala at sa iba pang humanitarian efforts sa Turkey at Syria. Kabilang sa team na aalis mamayang alas 10 ng gabi papunta roon ang ilang doktor at emergency medical officer ng DOH, mga sundalo at mga tauhan ng MMDA at SBMA. Magdadala sila sa Turkey ng mga gamot, medical kits, pamputol ng bakal, pang-angat ng debris at water filtration device, pati ng relief goods tulad ng pagkain, damit at kumot pang winter at sanitary and hygiene kits. Pagtulong naman po natin sa ibang bansa o pagtatagawa po ng humanitarian mission sa ibang bansa na nasalanta po, isa matagal na po ginagawa ng ating bansa. So last time na naalala ko is meron po tayong na nagkaroon po ng tsunami at earthquake din po sa Indonesia, tayo po ay nagpadala din po ng tulong. May mga ulat ding natatanggap ang ating konsulado sa Turkey tungkol sa mga Pinoy na kailangan ng tulong. Agad daw inaaksyonan ang mga kumpirmado na. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok 24 Horas.